pamilya na. And who would ever thought na itong Jollibee na to na isang malaking bubuyog ay kaya makipag-head-on kay McDonald's? In fact, in the Philippines today, sinong number one? Jollibee! Diba? And who knows, baka isa sa mga franchises natin dito ay maging katulad ni Jollibee. 2 years ago, we offered our franchise at 35,000. Right now, tingnan niyo yung mga presyo niya. Nag-appreciate na ho. That only shows na nandun ang demand. Okay po? So tingnan natin, sipatin natin yung mga franchises na pwede niyong ma-avail. 2 things na gusto kong tingnan. At isipin niyo, while I'm showing you the different franchises that we have. Number one, tingnan niyo yung possibility na pwede kayo magkaroon nun. Okay ba yan? And number two, yung possibility also na meron kayong pwedeng alukan. Kasi dito, pag inalok niyo yung mga franchises na yun, bagamat hindi sa inyo yun, pwede kayong kumita. Okay? So, umpisa na natin. Let's start with the non-food businesses. Sa non-food, meron tayong mga several franchises like Mega Memory. Okay? Just to give you an idea, ang Mega Memory, para po siya Kumon. Kumon franchise. Are you familiar with Kumon? In Kumon, ang dinidiscuss yan is about math and reading. Yun ang dinidevelop sa bata. Dito, what we develop is the photographic memory. Kasi naniniwala kami, if you have a photographic memory, lahat ng subject pwede ka mag-excel. Tama? And isa ito sa una kong kinuwang franchise. Since we own a school, inadapt po ito sa curriculum ng aming eskwelahan, and I was surprised myself. Bakit ko? Kasi ko, yung mga estudyante ko can memorize 18 words in 10 minutes at random. Random. Ibig sabihin, sabihin mo, anong word yung number 12, anong word yung number 3, number 2, na may memorize ng bata, without effort at all. Hindi mo kailangan magaling para ma-develop yung technique na yun. So that's Mega Memory. We have also ink refill business. Itong ink refill naman, bagay yan sa mga may mga existing businesses na, like yung mga computer shops, o kaya sa mga institutions, pwede yung i-alok yan. Basta may requirement ng mga ink, dahil marami silang printers or computers. Kasi, mura yung ating ink. Okay? For example, bakit magandang kita sa ink refill business? Pwede mo i-charge sa company na yung kliyente mo ng 150, pero ang puhunan mo is only 40 pesos. So, tubong lugaw ka doon. More than 100% ang iyong profit margin. And may mga add-on pa siya. Meron din tayong laundry business. Okay? Uso-uso yan dito sa Metro Manila. Meron tayong derma clinic. So itong derma clinic naman ho yan, for 499,000, again, lahat po ng mga franchises natin, it follows to all franchises, fully operational na ho yan. Yan po. Meron din tayong mga food businesses. And alam niyo naman ang pagkain. Sa negosyo ng pagkain, halos yan ang mga negosyo na hindi nalulugi. Kasi lahat naman tao kumakain eh. Tama ba yan? So ito po, ang maganda rin sa franchise natin na to, yung mga food cart businesses natin, these are collapsible food cart na pwede nyo ilipat from one place to another. Kasi di gulong yan. Pwede mong i-disassemble, tapos i-assemble. So for example, foundation day ng eskwelahan ng anak mo, pwede doon. Diba? Anniversary ng isang kumpanya, pwede mong dalhin doon. Fiesta sa isang barangay, pwede mong bitbitin. Ipapaalam nyo lang. Okay? Hindi katulad magkayuan ng tindahan, malugi. Ang gagawin mo sa mga hollow blocks, itibagin mo. Kung tunawin mo yung simento, tapos dadalim mo dito. Hindi pwede. Ito pwede mong ilipat. Yun po. So, sa 18,000, lahat ng mga franchises natin, relatively the same. Kumpleto na ho yan. From the food cart, equipments, utilities, transfer of technologies, trainings, and even the product inventory. Okay? Meron tayong waffle business, shawarma, burger factory, at yung pinakamaganda, okay. According to me, of course, meron tayong fresh fruit shake, binalot, tsaka buy one take one burger. So, sa tatlong produkto sa isang franchise. Ano? At artista pa ho yung endorser natin. Ang sabi nila, guwapo daw yung tatay neto. Yeah? Yeah? Okay, tumingin sa akin. Yan po, meron tayong mga soft ice cream business. Meron din tayo buy one take one chicken. Itong buy one take one na to, dalawang pwede nyong choice. Pwede pong roasted or fried or even a combination of the two. Ganun ho.
Ano pa? Meron tayong sisig franchise. Meron din po tayong burger uli. At marami pang ibang mga franchises. So, itong mga franchises na ito, saan yung pwedeng dalhin? Pwede sa mga terminals, sa mga churches, sa mga eskwelahan, sa mga malls. Yan po. Yan, marami po tayong mga franchises. Meron din po tayong franchise. Kung gusto nyo yung mobilize, pwede rin mo yun. Okay? So, yan po. Magkano presyo? It started from 79. On the average, nasa 88,000. Gusto nyo po magka-franchise? Yes! May 88,000 ba kayo? Wala! Okay lang ho, huwag muna magdilim ang paningin nyo. Kasi, kung itutuloy nyo pakinggan yung presentation ko, hindi nyo kailangan magbayad ng ganong kalaking halaga. Okay? Now, ito yung unang produkto. Pangalawang produkto that we have are the wellness products. Sabi nyo nga, wellness. Wellness! Now, again, you might be asking, eh bakit naman na bukod sa franchise, eh nagpasok pa kayo ng mga wellness products? Tulad ang nakikita nyo ngayon. Okay? Simple lang ho. Una-una, negosyante yung may-ari. At dahil negosyante ko ito, at matinding negosyante, alam niya kasi kung ano yung mga tinatawag na booming industry sa mga darating na panahon. Kung sino dito mahilig kumain ng potato chips? Alam niyo, potato chips is known to be cancerous. Lalo na yung tinatawag na colon cancer. When I was in Olongapo, I was sharing an RBP as well, katulad nito, somebody shared to me, 4-year-old na bata namatay because of colon cancer. You know the findings? The reason for that? Potato chips. Yung buong lahi pala nila, mahilig sa potato chips. O meron ako isang expert na nakausap, sabi niya, bakit ba nakaka-cancer itong potato chips? Kasi sabi nila, yung potato chips ang kinakain ngayon, hindi naman talaga siya potato chips. Kasi itong potato chips, madali ho yung masira. Yung potato chips na available ngayon sa market, it will take you 8 weeks bago masira yun. Okay? So, literally, hindi potatong kinakain nyo din. Kinakain nyo dun. Loaded ng mga chemicals. Ang problema, pag kinain nyo yun with empty stomach, you know what it does to your stomach? And to your colon? Nag-grind sila to each other together with that chemical, nagkakaroon ng erosion. Okay? And that erosion can lead to growth and eventually to cancer. Ganoon. So yan po. Uy, paulit-ulit na pagluto ng ulam na paulit-ulit ang gamit ng mantika. Alam niyo ba yung paulit-ulit na paggamit ng mantika, according to expert, isang patak lang no, may nabubuong chemical doon. I forgot the term, I forgot the chemical. Pero one drop of that, 100%, 100% pwede ka magka-cancer. Kaya ang cancer na hindi na kinakatakutan. 20 years ago, kinakatakutan eh. Di ba? Uy, may cancer yung pamilya dyan, kapitbahay natin, iwasan natin. Eh ngayon hindi na. Nag-compare na nga sila eh. Anong cancer mo? Ah, kami breast cancer. Kayo ano kami brain. O diba gano'n? Kami cervical cancer kami. Bawat pamilya may cancer na eh. Tama ba yun? Kaya ang tao ngayon are clamoring for products that are natural. Yan po. And by 2010, that will be imminent. That will be the next $1 trillion industry. Okay? Hindi lang yun. Lahat ang tao ngayon, vain. Lahat ang tao ngayon, ano? Gustong pumuti. Gustong sumeksi. Tama ba yan? Gustong humaba ang buhay. Gustong matanggal lahat ng mga pilegis sa katawan. Sa mukha. Yung iba nga, panayang punta na kay Beno. Di ba? Yung iba, yung ngiti niya, artificial na talaga lagi nakaganyan. Kano? Kasi malatawa lang. Di ba? Yung iba, kala mo yung kanyang dimple eh, talagang dimple. Yung pala, hindi. Sabi ko, yung tama ng dimple mo, hindi dimple yan, pusog yan. Hindi mo yung pusog, mabot ka pala dito. Kakabangat, no? Okay? So, ano yung mga produkto na in ngayon? Ito po yan. Okay? What is the powerful and most in demand na antioxidant right now? According to WHO, one of the superfoods right now and the mother of all antioxidant is no less than glutathione. Are you aware of that? Kasi alam nung yung mga Pilipino, glutathione.